Ano ang ikatlong langit? At sino ang apostol ng Panginoong Hesus na nakapunta na dito? Bago tayo magpatuloy, nais mo bang makiisa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Maaari mo itong magawa sa simpleng pag-like at pag-comment sa video na ito. Mas maraming react, mas maraming maaabot ang ating mensahe. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng mabuting balita. Ayon sa Biblia, ang langit ay ang lugar kung saan nakatira ang Diyos. At sa huling bahagi ng videong ito ay tatalakayin natin kung sino ang apostol na nakarating na doon at ano ang mga nakita niya at paano ba tayo makakarating sa lugar na iyon. Kaya't panoorin natin ito hanggang dulo. Ngayon ay tatalakayin muna natin ang langit na tirahan ng Diyos. Ito ay mabasa natin sa Awit chapter 33 verse 13 to 14. Mula sa langit ay minamasdan ng Panginoon ang lahat ng tao. Mula sa kanyang luklukan, tinitingnan niya ang lahat ng narito sa mundo. Sa orihinal na sulat at sa Ingles, ang langit na ito ay ang dwelling place ng Diyos o sa Tagalog, ito ang kanyang tahanan. Basahin din natin ang Isaiah chapter 66 verse 1. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang langit ang aking trono at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Ang langit na tahanan ng Diyos ay nabanggit din sa mga halimbawang bersikulo gaya ng Matthew chapter 6 verse 9, Hebrew chapter 7 verse 26 at sa Pahayag chapter 11 verse 19. Ang tatlong langit sa Biblia. Kung tayo ay mapanuri sa pagbabasa ng Biblia, mapapansin natin na mayroong tatlong uri ng langit ang binanggit dito. Ang tatlong langit na ito ay nabanggit sa Deuteronomy chapter 10 verse 14. Behold, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's thy God, and the earth also with all that therein is. Sa verse na ito ay mapapansin natin na may magkakaibang langit na binanggit. Ang unang langit ay tumutukoy sa himpapawid o sa Ingles ay Earth's atmosphere kung saan nanggagaling ang ulan. For as the rain comes down and the snow from heaven and do not return there but water and the earth and make it bring forth and bud that it may give seed to the sower and bread to the eater. But the land which you cross over to possess is a land of hills and valleys which drinks water from the rain of heaven. Ito din ang lugar kung saan malayang lumilipad ang mga ibon. By them, the birds of the heavens have their home. They sing among the branches. Ang ikalawang langit na binanggit dito ay ang kalawakan o outer space. Ito ang lugar kung saan makikita ang araw, buwan at mga bituin. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained. For the stars of heaven and their constellations will not give their light. The sun will be darkened and its going forth and the moon will not cause its light to shine. Ang ikatlong langit naman ay ang lugar na tirahan ng Diyos na nabanggit natin kanina. Ang tanong ay bakit natin ito tinatawag ngayon na ikatlong langit? Ito ay dahil ito ang description na binanggit sa Biblia. At ayon sa Biblia, ang dakilang apostol nating mga hintil na si Apostol Pablo ay nakarating na sa lugar na ito. Paanong nakarating si Apostol Pablo sa ikatlong langit na tirahan ng Diyos? Ito ay mabasa natin sa ikalawang Korinto, chapter 12, verse 2 to 4. Dito ay inilarawan ni Apostol Pablo kung paano siya dinala ng Diyos sa ikatlong langit. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroong nang 14 na taon, maging sa katawan, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakaalam. Na inagaw hanggang sa ikatlong langit, nakikilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam na kung paanong siya ay inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang hindi masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Bagamat hindi malinaw sa sinabi ni Apostol Pablo kung ito ay nangyari physically or spiritually, ang malinaw na sinasabi niya ay dinala siya sa paraiso at narinig niya ang mga salitang hindi kayang ipaliwanag at nakita niya ang mga bagay na hindi maaaring sabihin kahit kanino.
ang rapture at ang ating tunay na tahanan. Nakakatuwang ang ginamit na salitang Griego ni Apostle Pablo dito patungkol sa pagdala sa kanya ng Diyos sa ikatlong langit ay ang kaparehas na salitang Griego na ginamit niya sa rapture ng church. Na kung paanong siya inagaw o sa Greek word ay harpazo sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. At ito ang verse patungkol sa rapture ng church sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Kung magkagayon tayong nabubuhay na nangatitira ay aagawing, sa English ay caught up or sa Greek word ay harpazo. Aagawing kasama nila sa mga alapaa upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito ay isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Si Apostol Pablo ay dinalan ng Diyos sa kanyang tahanan sa parehas na paraan na gagawin niya sa araw ng rapture. Ito ay pahiwatig sa atin ng parehas na paraan na gagamitin niya upang tayo ay kanyang makapiling. Ang lugar kung saan dinala ng Diyos si Apostol Pablo ay ang ikatlong langit o ang kanyang tahanan sa langit. At ito din ang parehas na lugar kung saan tayo dadalhin ng Diyos pagdating ng araw na irarapture tayong lahat na mga tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. At kung saan ako paroroon ay nalalaman ninyo ang daan. Ang daan patungo sa tahanan ng Diyos. Ang bahay ng Ama ang ating tunay na tahanan at ito ang ating hantungan. Kahit kung hindi mo pa alam ang daan patungo dito ay dapat alamin mo na ngayon. At ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi sa atin ng daan na ito. Tuloy lang natin ang pagbasa sa verse 5-6. Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ang malalaman namin ang daan?" Sinabi sa kanya ni Hesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ito ang katotohanan mga kapatid at ito ang totoong mensahe ng Biblia na ang Panginoong Hesus lamang ang nag-iisang daan patungo sa tahanan ng Diyos o ang ating tunay na tahanan sa langit. At ito ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Pakicomment naman ang iyong pananaw sa baksang ito kung tinatanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at Tagapagligtas at siyang tanging daan patungo sa Ama. Pakicomment sa ibaba, "Tinatanggap ko ang Panginoong Hesus." Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sumainyo po ang biyaya ng Diyos.